Hello everyone! Welcome to Luis Vlog! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-i-edit ng aking videos sa aking vlog using this app. So please, just keep on watching! So, hello guys! So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang ginagamit ko sa pag-i-edit ng aking vlog. So, ang ginagamit ko sa pag-i-edit ng aking vlog ay itong KineMaster. So, ito yung itsura na KineMaster. So, nakikita nyo sa kaliwa, merong malaking bilog. I-click nyo lang to. Tapos, merong lalabas na tatlong pagpipilian. Ito yung aspect ratio. Meron tayong 16:9. 9x16 at saka 1x1. Yung standard na ginagamit sa vlogging, especially sa YouTube, ito yung 16x9. Ito yung landscape. Kung pahiga naman, ito yung 9x16. So, para dito, gagamitin natin ay yung 16x9 kasi ito yung standard na ginagamit for vlogging. So, mapupunta tayo dito. So, ito na yung laman ng KineMaster. Ito yung laman sa loob ng KineMaster. So, meron tayong layer. Meron tayong media. Meron din tayong audio. Meron din tayong voice. So, click natin itong media. Yan. Tapos, ide-direct niya kayo sa folder nyo. So, ito yung laman ng folder ko. Ayan, may mga pictures, videos, mga na-download. So, didirect na kayo yan. Okay, kung gagawa na kayo, click yung background. Tapos, marami kayong pagpipilian ng mga background. Okay, pili lang kayo dyan. Pero usually na ginagamit ko is itong black. By the way, mapapalitan mo rin naman siya ng kulay. Yan. Okay. Tapos, tingnan natin, click natin itong layer. Okay. Dito sa layer, meron tayong another media. Dito sa media, okay. Lalabas dito yung mga videos mo, pictures, yan. Okay, ito yung laman ng media. Sunod, dito sa effect, yan. Ito yung video effect na pagpipilian mo para sa videos mo. So, ito yung mga effect dito. Merong iba na naka-install na. Meron din iba na kailangan mong i-download. Okay, so yan yung laman ng effect. Sunod naman ang meron din tayong overlay. Okay, dito sa overlay, ito yung parang mga stickers, yung mga animation na pwede mong gamitin. Okay, so ito yung laman ng aking mga overlays. So, ito ang nagbibigay, kumbaga, dumadagdag ng kulay or drama sa iyong mga video, especially sa iyong mga vlog. So, yan yung overlay. Sunod naman, text. Okay. Dito, pwede ka maglagay ng text kung anong gusto mong ilagay. For instance, Luis. Vlog. Okay. Click mo yung okay. Tapos, pwede mong palakihin para mas makita mo. Tapos, dito sa kanan, meron tayong paano mo i-change yung font. Okay, click mo lang ito. Tapos, may pagpapiliin ka na ng mga font. Merong dancing script regular. So, pipili ka lang dito. Kung wala ka naman dito gustong mapili, punta ka, click mo itong Latin. Okay, meron pang ibang mga font.
na pwede mong gamitin. So, ngayon, pipiliin ko ang Stiglet. Okay. Yan. So, Luis, vlog. Tapos, kung gusto mo nang palitan yung kulay, click mo lang to. Okay. Tapos, mayroon kang pagpipilian ng maraming kulay na gusto mo. So, pwede mong palitan yung white. Okay. Say, for instance, palitan natin ng ganito. Kulay. Okay. So, ganyan. Magiging ganyan yung kulay. Okay. Paano naman yung papasok? Okay. Pagpapasok niya, dapat kailangan may drama yung pagpasok ng word. So, i-click mo itong in animation. Tapos, marami kang pagpipilian ng mga animation. So, for instance, click natin itong pop. Pop. Tapos, sa baba, merong speed. Kung gaano kabilis o kabagal siya, papasok. Okay, for instance, lagay natin sa 2. Okay na yan. Then, dito, paano naman pag papalabas na or lalabas na yung word. So, i-click na itong out animation. Same pa rin na pagpipilian. So, ito, pipiliin ko ay fade. Same pa rin ang speed, pipili ka. So, pareho na lang natin na 2. Okay, so ganyan may itsura. Tingnan natin. So, ganito ang magiging appearance niya. Ayan. Please, log. Tapos, mawawala. Ayan. Ayan. Okay, so next naman na, ano, meron tayong handwriting. So, dito, sa handwriting, pwede tayong mag-drawing or kahit anong gusto mong gawin. Tapos, click natin ito, may iba't ibang kulay. So, pipili natin ito, red. Tapos, pwede ka mag-sagay dyan, drawing, ganyan. Tao. Pwede mong paliitin, click mo lang ito. Iba't ibang gamit. Kung gusto mong paliitin, click ito. Okay, pili ka, mas maliit ito. Another. Okay. Yan lang yung purpose ng handwriting. Okay. Sunod naman, click natin itong audio. So, dito sa audio, meron tayong music assets, SFX assets, recorded songs, albums. Okay. So, dito, ito yung mga music mo na pwedeng pagpili. Ito music asset, ito yung naka-installed na mga music dito sa KineMaster. Pareho din dito sa SFX assets. Yung naka-install na rin ito ng mga effect. Okay, kung gusto ko naman na gamitin ay yung music mo, click mo lang itong folder. Yan. Tapos, yan. I-direct ka niya sa folder ng music mo na naka-install sa cellphone mo. Yan. Tapos, pili ka lang. Ito, camera. Yan. Ito yung naman na aking music. Skip mo lang yan. Yan. Hide natin. Tapos magpiplay na yan siya. Subukan natin. Click naman natin itong voice. Dito sa voice, pwede kang mag-record ng boses mo. So, nakikita mo dito, click mo yung start. Tapos, mag-start na yan ng record. I-record na niya kung ano yung gusto mong sabihin dito. Parang para siyang nag-voice over. Para ka lang nag-voice over gamit ito. Kung gusto mo na mag-stop, stop mo lang. Tapos, click mo ito, volume, para mas lumakas. Okay. So,
So, yun lang. Tapos, isubukan natin mo. Tapos, start na yan ng record. I-record na niya kung ano yung gusto mong sabihin dito. Parang para siyang nag-voice over. Para ka lang nag-voice over. So, yun yung naging resulta niya. Tapos, kung gusto mo namang, okay, tapos kung okay ka na, satisfied ka na sa pag-edit mo, i-click mo lang ito. Yan. Kung gusto mo nang mag-export. Tapos, click mo lang itong export. Tapos, hintay-hintay ka lang hanggang sa mapuno yung red. Charan! Tapos, click mo ito upang matingnan mo kung okay na ba. Tapos, mag-start na yan ng record. I-record na niya kung ano gusto mong sabihin dito. Parang para siyang nag-voice over. So, yun lang guys. Yun lang yung gusto kong malaman ninyo sa ginagamit ko pang-edit sa aking video, sa aking mga vlog. So, yun lang guys.